الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating liliwanagin o lilinawin ang tungkol po sa batas ng Islam sa pag-aayuno ng buntis at nagpapasuso. Kasi paulit-ulit din tinatanong ng ating mga kapatid na mga kababaihan tungkol po sa bagay na ito. So bibigyan natin ng linaw ang tungkol po sa kanilang pag-aayuno. Hindi po totoo na agad-agad yung babae pag sinabing buntis is hindi na siya mag-ayuno agad. Mayroon pa pong titingnan dyan. Yung babaeng buntis at nagpapasuso ng kanyang sanggol, magkakaiba po yan. Magkakaiba po yung kanilang sitwasyon o ng kanilang kalagayan. Hindi lahat ng buntis at hindi lahat ng nagpapasuso ay pare-pareho na sila ay mahihina. So ang titingnan dito mga kapatid, yung nararamdaman nila, yung nagpapadidi o nagpapasuso ng kanyang sanggol at yung buntis. Kasi may mga sabihin natin bago lang nagbuntis. Mayroong first month, mayroong pangalawang buwan ng pagbubuntis, mayroong pangatlong buwan ng pagbubuntis, may pang-apat na buwan, pang-limang buwan, pang-anim na buwan, hanggat sa pang-siyam na buwan ng kanyang pagbubuntis. So iba-iba po yung kalagayan ng mga babae dito. Mayroon namang nagpapasuso o nagpapadidi ng kanyang sanggol. Minsan padidiin niya, minsan gatas, minsan ina-alternate niya yung pagpapadidi niya sa anak niya. Minsan may lakad siya tapos iiwanan niya yung anak niya. Mayroon siyang dinididi mula sa gatas na binibili. Minsan naman pinapadidi niya sa gabi. So agad-agad ba hindi na sila pwede mag-ayuno? Ito po yung mali na nauunawaan ng ating mga kapatid na mga kababaihan. Pag sabi sa kanila na hindi sila pwede mag-ayuno o exempted agad sila, so nung buntis siya agad, hindi na siya nag-ayuno. Nagpapadidi siya, hindi na agad siya nag-ayuno. So agad-agad itinigil niya agad ang pagpa-fasting. So hindi po ganun. Pinakamainam kung kaya, mag-ayuno. Pinakamainam kung kaya, mag-fasting. Maliban kung itong si nagbubuntis, si sister na nagbubuntis, o kaya ay si sister na nagpapasuso ng kanyang anak o ng anak ng iba, ay natatakot siya sa kanyang anak o sa kanyang sarili. Yan po muna ang titingnan. Kung sakali sister, natakot po kayo sa inyong sarili na baka mapahamak kayo pag kayo ay nag-fasting, o kaya baka yung anak ninyo sa loob ng inyong tiyan, sa sinapupunan, ay baka maapektuhan sa inyong pag-aayuno, kinakailangan po munang magtatanong, lalo na yung buntis sa mga bagong linggo pa lang ng pagbubuntis. Magtanong po muna kayo sa mga doktor, sa mga dalubhasa natin na mga doktor, sila po yung magsasabi na pwede kayo mag-ayuno o hindi pwede mag-ayuno. Hindi yung naglilihi pa lang, hindi na nag-fasting. Kapag bago lang naglilihi, sabi niya, buntis ako, samantalang bago lang naglilihi. Dahil mayroon nagsabi-sabi niya ng mga eskolar o mga ustads o mga walama na hindi pwede siya hindi mag-fasting. Huwag po muna ganun. Huwag agad-agad na buntis agad, hindi na mag-fasting. Inuulit ko, tingnan niyo muna kung kaya niyo. Hindi mo pa nga nasubukan kung kaya mo o hindi, ay hindi ka na mag-fasting. Mali po yun. Hindi po ganun. Ang tama po, titingnan po ninyo ang inyong kalagayan. Kapag po kayo natatakot sa inyong sarili na baka mahirapan kayo mag-fasting kasi mayroong laman ang tiyan ninyo na bata, o kaya dahil kayo ay nagpapasuso ng inyong anak, so dito, nagkaroon ng opinion ang ating mga eskolar. Nagkaroon ng opinion, pananaw ang ating mga eskolar tungkol po sa bagay na ito. Ibig sabihin, kapag ikaw sister, natatakot ka sa sarili mo na kapag ikaw ay nag-fasting ay baka mapahamak ka. Dahil nga mayroong umaasa dyan sa loob ng tiyan mo na kumakain sa kinakain mo. O kaya dahil mayroong kang pinapasuso na nakaasa rin siya sa kinakain mo at doon din siya kumukuha ng pagkain o gatas mula sa kinakain mo. Kapag ganung sitwasyon mga kapatid,
May tatlong opinyon ng ating mga scholar tungkol sa bagay na ito. Babanggitin ko na lang po bilang kaalaman. Unang-una, may nagsabi sa ating mga scholar na walang obligado sa kanila kundi magbabayad. Pagkatapos ng Ramadan, babayaran niyo po yun. So yun po ang gagawin niyo kapag po kayo natatakot sa inyong sarili dahil kayo ay buntis. O kaya natatakot kayo sa inyong anak na baka walang makain, so pwede po kayo na hindi mag-fasting. Itong unang pananaw. Pero babayaran nyo yun. Babayaran nyo yun. Dahil kabilang kayo sa may sakit na may lunas pa naman. Famankana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Naihahawig lang kayo sa may sakit. Na kapag wala na yung sakit, kailangan yung bayaran. At huwag niyong iisipin, sisters, na kapag kayo ay kumain sa buwan ng Ramadan, ay hindi niyo nababayaran yan dahil buntis kayo. Hindi po ganun. Babayaran niyo po yan. Yan po ang unang pananaw. May pangalawang pananaw, depende po sa nararamdaman ng sister. Kung halimbawa, si nagpapasuso ng kanyang sanggol o kaya ang buntis, natatakot siya sa kanyang sarili, walang obligado sa kanya kundi magbabayad na lang after Ramadan. Yung araw na kung saan kumain ka, babayaran mo yun after Ramadan. Pero kung ang kinatakutan mo ay yung baka walang makain yung bata sa tiyan mo sa sinapupunan, o kaya walang madidi yung pinapasuso mong bata kaya ka kumain, yun ang kinatakutan mo yung bata at hindi ang sarili mo, ayon sa ibang mga scholar at ito rin ang pinili ni Sheikh Bin Baz, na ang gagawin mo dito, mga kapatid, ito ang pananaw nila Imam Shafi'i at ni Ahmad bin Hanbal. Magbabayad ka plus magpapakain ka bawat araw ng isang mahirap. So dalawa ang babayaran mo. Yung araw na yan, kung saan dahil hindi ka nakapag-ayuno, dahil takot ka sa anak mo na baka walang makain, walang mainom na gatas, walang makain sa loob ng tiyan mo, at hindi ka naman natatakot sa sarili mo, kundi doon sa anak mo lang natatakot, dalawa ang obligado para sa'yo. Ito ang pangalawang pananaw ng ating mga eskular. Pagkatapos ng buwan ng Ramadan, magbabayad ka. Babayaran mo yung mga araw kung saan ikaw ay kumain. Pangalawa, araw-araw magpapakain ka sa mga araw na hindi ka nag-fasting. Meron namang pangatlong pananaw, sabi nila walang obligado kundi magpakain lang. Pero ganun pa man, ang pinakamalakas ng katibayan, mga kapatid, ay magbabayad. At ito ang pinili ni Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Kung hindi niyo po kayang mag-fasting, sisters, na mga kapatid namin, mga kababaihan na buntis, at sa mga kapatid namin nagpapasuso, kapag hindi niyo po kayang mag-fasting, dahil nahihirapan kayo, natatakot kayo sa inyong sarili, o sa inyong sanggol, o sa inyong anak sa sinapupunan, maging first week man ng inyong pagbubuntis yan, second week, wala pong takdang limit yung pagbubuntis, ha? First week na pagbubuntis, second week, first month, second month, o anong month po yung pagbubuntis niyo. Basta natakot po kayo na mag-ayuno at mabigat po ang inyong katibayan, pwede po kayong hindi mag-fasting. Pwede po kayong hindi mag-fasting. Pero take note, babayaran niyo po yan after Ramadan. Pamangkala min kumariran, aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ang sino man na may sakit, ibinilang kayo ng mga eskular, kiyasan na ihahambing kayo sa may sakit. May sakit na may lunas. Kaya, obligadong bayaran niyo po yan. Ayon sa hadith ni An-Nasa'i, marawahu An-Nasa'i, An-Anas radiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Inna allaha wada'anil musafir nisqo salat. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, binawasan niya sa traveler, sa biyahiro ang kanyang sala, yung apat na raka, pinahintulot sa kanya na dalawang rakaan na lang sa biyahero yan. Wasom anil hubla wal murdi. At ganun din sa buntis at saka nagpapasuso, pwede silang hindi mag-fasting. Pero hindi nangangahulugan yung hadith na to na sila ay hindi magbabayad. Magbabayad po kayo after Ramadan. After ng Ramadan. Pag po kayo nagkaanak na, nailuwal na niyo po yung bata, kaya niyo na pong padidiin yung, o kaya yung bata ay hindi na po dumididi, sumususo sa inyo, so babayaran niyo po yan. So ito po dapat ang kinakailangan maunawaan ng ating mga kapatid na mga kababaihan na buntis,
at nagpapasuso ng kanilang anak na hindi nangangahulugan na exempted kayo sa fasting, kundi may pagpapahintulot lamang sa inyo na hindi kayo mag-ayuno, pero babayaran niyo po after Ramadan. Babayaran niyo po after Ramadan. Kaya sisters na buntis, sisters na nagpapasuso, kayo po ang mas nakakaalam sa inyong sarili. Kayo pong mas nakakaalam sa inyong sarili. Huwag po agad-agad na hindi na kayo mag-fasting. Pakiramdaman niyo po muna. Pakiramdaman niyo po muna kung kaya niyo o hindi niyo kaya. Pag kaya niyo, pinakamainam sa inyo mag-fasting. Pinakamainam sa inyo na mag-ayuno kaysa hindi mag-fasting. Kasi babayaran mo rin naman yan. Babayaran mo rin naman yan. Ang pagbabayad hanggat hindi pa darating yung susunod na Ramadan, hanggat hindi pa darating ang susunod na Ramadan, malawak po ang oras ng inyong pagbabayad. Inshallah mga kapatid, nawalawan ko na mabuti ang talakay natin tungkol po sa bagay na ito sa mga kapatid natin, mga kababaihan na mga buntis at nagpapasuso ng sanggol kung paano po ang batas sa inyong pag-aayuno. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.